Alam nyo, minsan yung mga insecurities o concerns natin, yung mismong nagpaparealize sa atin ng ating purpose o nagbibigay sa atin ng ideya kung ano ba yung mga gusto at dapat natin gawin. Yan mismo ang nag-o-joke sa attorney na si Ellen Passion na itayo ang napili niyang negosyo. Ang kwento ng kanyang negosyo, panoorin po natin dito. Hi, ako po si Attorney Passion. Ako po ay fiscal dito sa City of Mandaluyong. The products we have is sunscreen. We also have Retinol Supreme na nakakatulong sa pag-alis ng wrinkles, hyperpigmentation, discoloration, and scarring. It started because used to be I'm a fish vendor. So nagtitinda kami ng nanay ko sa palengke. And I'm always insecure about my hands, my skin, kasi I'm very much exposed sa palengke o sa talipa pa kung saan kami nagtitinda. So yun yung insecurities ko. Sabi ko, how come people, they always focus on their face, tapos wala man lang cream or ano for the hands or for other areas ng katawan na kailangan din ng caring, you know, when you have dark elbows, dark knees, wrinkled neck. With the sunscreen naman, I'm the type of person kasi na I don't usually use powder. And also, considering that, Philippines is a humid country, and hindi nag-work sa akin yung mga Korean sunscreen, Western sunscreen, kasi for me, being oily girl, it's too oily for me. So it begins with me talaga. So from the heart, yun yung gusto ko. So kaya ko siya talagang pinag-aralan para maibigay yung best product na mapoproduce namin sa mga tao. A lot of people are questioning me, bakit ko pa to sinimulan? Kasi nga, I'm a attorney passion, no? I'm a lawyer. And I work as a fiscal dito po sa City of Mandaluyong. But then again, nasa puso ko talaga because of my past experience, it's not too late for me to pursue my dream na makagawa ng mga produkto na mura and nag-work talaga. Pag ninegosyo kasi, lakasan ng loob yan eh. But everyday kinakabahan pa rin ako. Ginagawa ko na lang siyang positive na mas maganda na kabahan ako para I will really pursue, no? Dito sa pinipili kong negosyo ito. So, again, mahirap pero masarap sa pakiramdam pag nauunti-unti mo na siyang ma-establish at unti-unti ka na rin nakikilala at na-appreciate ng mga tao yung produkto mo. So far, so good. Sinasabi nila, maganda yung product at nag-work talaga sa kanila. Very, very busy. So, well, busy in a good way. Also, naging strong. Kino-conquer ko yung mga fears ko kasi maraming fears no sa pagne-negosyo. Mas masipag, syempre, at hindi nahihiya kasi nga very quality naman yung aming binebenta na product. My spouse, we're part of the LGBTQA+ community. So I'm married to G. Abalos. She's very supportive of me. And of course, hindi ko masabi na supportive yung son ko kasi he's only almost 2 years old. But I feel that he is being supportive of me. And the rest of the family, of course, very supportive sila sa akin. Kasi nga after the pandemic, marami din po akong nawala, no? May negosyo po akong nawala. And ngayon lang po ako bumabangon ulit. And ito pa yung pinakamalapit sa puso ko. Sa mga kababayan po natin na gustong magsimula ng negosyo, maging malakas ang loob nyo, of course, marami pong challenges sa pagne-negosyo. But once na-establish nyo na yan, I guarantee, sobrang sarap po sa pakiramdam. Hindi lang po dahil may kinikita tayo, dahil marami po tayong natutulungan. Kaya naman, sa gusto pong mga magnegosyo, piliin nyo yung mas malapit sa puso nyo. Kasi nga, magiging mas passionate ka pag mas malapit ang negosyo mo sa puso mo. Kaya tara, negosyo tayo!